Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Sumisigaw yung babae habang tumatakbo. Mababaka sa mukha niya yung matinding takot. Humihingal na siya at halos hindi na niya maiakbang pa ang kanyang mga paa dahil sa matinding pagod. Pero pinipilit pa rin niya para makalayo. Kailangan niyang makatakas mula sa umahabol sa kanya. Bakit ba kasi hindi na lang niya tinanggap ang inaalay na pag-ibig na iyon ni Roman? Ito yung isang bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Na tila ba nakaramdam siya ng bahagyang pagsisisi? Pero paano nga naman niya tatanggapin ang isang bagay na kinamumuhian niya? Paano niya tatanggapin ang isang tao na kahit katiting ay wala naman siyang nararamdaman? Tama, mas nanaisin pa niyang mamatay na lang kaysa mapa sa kamay ng kanyang manliligaw na nagmula sa angkan ng mga aswang. Pero kailangan niya pa ring subukan. Masyadong mahalaga ang buhay para basta isuko na lamang ng ganon-ganon. Habang patuloy na tumatakbo, ay inilabas niya ang punyal na ibinigay sa kanya ng ama. Matagal na iyon sa pag-iingat ng kanilang pamilya. Naginawa pa ng isang bantog na panday sa bayan nila na lolo pa ng lolo niya. At hindi na rin mabilang kung ilang aswang na ang napatay ng punyal na iyon. Hinawakan niya iyon ng pabaliktad at ikinubli sa kanyang braso. Maya-maya, narinig niya ang nakakakilabot na huning iyon. Malapit na si Roman, kaya mas nagmadali pa siya. Pero parang hindi na niya talaga maiyakbang ang kanyang mga paa. Bagaman malinaw ang idinidikta ng kanyang isipan, pero hindi na kaya ng kanyang katawan. Huminto siya at napalood. Napaluha siya at sinabi sa sarili na pagod na siya sa pagtakbo. Hindi niya kayang tumakbo habang buhay. Ito na ang hangganan, naisip niya. Dito na magtatapos ang lahat. Napatingala siya at napausan. Di nagtagal ay naramdaman niya yung mga yabag na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi siya lumingon. At narinig niya ang tinig ni Roman na nagsabi, "Kung hindi ka mapapa sa akin, ay walang sino mang makikinabang sa iyo. Mas nanaisin ko pang mamatay ka na lang. Kaya sa huling pagkakataon ay tatanungin kita, Benilda. Tatanggapin mo ba ako bilang iyong asawa?" Hindi sumagot si Benilda. Habang nasa ganun pa ring posisyon, ay lumingon siya at tinitigan si Roman. Nagpang-abot ang kanilang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo na nakaharap. Nilapitan pa siya ni Roman at nang halos magtama na ang kanilang mga labi, ay muli nitong inuli ang tanong kay Benilda. Wala siyang nakitang anumang reaksyon sa dalaga. Walang bumibitiw
sa kanilang pagtititigan. Basang-basa na sila kapwa dahil sa ulan. Hanggang sa nagulat na lang si Roman at nanlaki ang kanyang mga mata. Nang bumaon sa kaliwang dibdib niya ang punyal na hawak ni Pinilda. Kapwa tumulo ang luha mula sa kanilang mga mata na sumabay sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Ngunit biglang napaigtad si Pinilda nang magawa pa ni Roman na sakyo rin siya sa nalalapin itong lakas at hininga. Halos silang sabay na bumagsak sa lupa na magkaharap ang kanilang mga mukha. Nakatitig pa rin sa isa't isa hanggang sa ipikit na ni Pinilda ang kanyang mga mata. Habang si Roma naman ay pinanatiling dilat ang kanyang mga mata. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon na iyon para pagmasdan sa huling sandali ang kagandahan ng kanyang minamahal. Hanggang sa pumailan lang na at sumama sa hangin ang huli niyang hininga. Ang ganda. Iyan ang malakas na sigaw ni Marie. Humanga siya sa kwentong ipinahagi sa kanila ng Lolo Ponso ko. Kasalukuyan kami noong nagmimeryenda. Ikalawang araw na namin doon sa probinsya. Pero totoo pa talaga ang mga aswang? Tanong naman ni Darren. At halatang hindi ito naniniwala. Sinuliapan siya ni Lolo Ponso at pumasok ito sa kanyang silid. Nagsalita ako at sinabi ko sa kanilang marami na akong narinig na mga kwento tungkol sa aswang mula nung bata pa ako. Pero wala pa naman akong naranasan. At ngayon ko lang rin narinig ang kwento tungkol kay Pinilda at Roman, sabi ko sa kanya. Maya-maya ay nagulat lahat ng kaibigan ko. Si Paolo nga ay napasampapa ang dalawang paa sa upuan nang tumusok ang isang punyal sa lamesa. Napatingin kaming lahat kay Lolo Ponso. Tinitigan din niya kami isa-isa at sinabing totoo ang mga aswang. Natahimik kaming lahat at nakaramdam ng takot. Sinabi ni Lolo na totoo ang kanyang ibinahagi sa amin. At hindi lang iyon bunga ng malikot na pag-iisip. Dagdag pa niya, iyon ang punyal na ginamit ni Pinilda na nagpasalin-salin na sa aming angkan. Dagdag pa niya, doon mismo nangyari ang tungkol kanila Pinilda at Roman at lola niya si Pinilda. Pahayag pa ni Lolo sa amin kahit marami nang nagbago pagdating sa uri ng pamumuhay, kahit dun sa kanilang probinsya ay nananatili pa rin ang katotohanan. Nariyan pa rin sila at ang kanyang tinutukoy ay yung mga aswang. Umiiral pa rin sila at mananatiling kasama natin hanggang sa katapusan ng mundo. Biglang binalot ng katahimikan ang loob ng bahay. Nabasag lamang iyon nang dumating na si Lola. Kahit ito ay nagtaka kung bakit napakatahimik raw naming lahat. At mukhang alam na niya kung bakit. Kaya pinagsabihan niya si Lolo at kinausap niya rin kami. Amin na lang daw pagpasensyahan si Lolo Ponso dahil hindi pa raw kasi ito makalimot sa kanyang mga naging karanasan. Kung kaya, umahanap lamang ito ng paraan para kanyang mailabas yung mga nararamdaman.
Sinabi naman namin kay Lola na wala namang problema. Wala siyang dapat alalahanin pagkat baliwala naman iyon sa amin. Sinang ayuna naman at sinundan ng mga kaibigan ko ang aking sinabi. Pero ramdam ko ang takot nila at pag-aalala. Lalo na at nalaman nilang totoo pala ang kwento ni Lolo. At doon pa mismo sa bayan nila nangyari. Iniba ko na lang bigla ang usapan at binanggit ang tungkol sa plano naming paliligo. Pero parang naapektuhan talaga sila ng gusto sa mga sinabing iyon ni Lolo. At parang wala silang gana na pag-usapan ang tungkol sa outing namin. Kaya sinabi ko sa kanilang naroon kami para magsaya. At huwag na nilang masyadong isipin yon. Pinanatag ko ang kanilang kalooban at sinabi kong walang mangyayaring masama sa amin. Nagsalita din si Darren at sinabing hindi totoo ang mga aswang. Ang ipinakita daw na punyal ni Lolo Ponso ay hindi pa rin sapat para patunayang mayroon ngang mga aswang. At sa wakas ay nagsalita na rin si Karen at sinabing makabagong panahon na. At maaring nasabi lang lahat iyon ni Lolo Ponso dahil nga sa mga naranasan nitong hindi maganda. Si Karen ang pinakatahimik sa aming magkakaibigan. Kung hindi mo nga ito kakausapin, ay hindi ka rin talaga nito iimikin. Kaya pag nagsalita ito, ay mayroon talagang dating at binibigyang halaga naming magkakaibigan. At natulungan niya ako noong mga sandaling iyon. Nanumbalik na ang sigla at saya nila. Bilang paghahanda sa gagawin naming paliligo, ay nagpunta kami sa bayan upang mamili ng ilan pa naming mga kailangan. Nang nasa bayan na kami, napansin namin ang ilang mga malilikot na matang nakatitig sa amin. Pero naisip kong marahil ay naninibago lang sila sa amin pagkat noon lang nila kami nakita. At hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may sinasabi talaga ang mga kaibigan ko. Lalo na kung tindig at itsura lang naman ang pag-uusapan. Guwapo at magaganda sila. Maging ang hubog ng kanilang mga katawan. Makikinis at mapuputi rin. Sabihin na nating pansinin talaga. At syempre, hindi rin ako pahuli. Kaya yun marahil ang dahilan kung bakit napapako ang paningin ng mga taong naroon sa pamilihan. Pero may isang babae talaga na nakaagaw ng atensyon ko. Ito yung babae na nagtitinda ng mga kakanin. Sa tansya ko ay nasa mahigit 40 na ang kanyang edad. At ibang iba talaga ang paraan ng pagkakatitig niya sa amin. Mga titig na hindi talaga maaaring palampasin dahil parang punong-puno iyon ng galit. Nang pasimple ko nga siyang sulyapan ay nabakas ko ang galit nito hindi lamang sa kanyang mga mata kundi maging sa kanyang mga labi. Kaya niyaya ko na ang mga kaibigan kong umalis na sa lugar na iyon. Bigla kong napansin na wala si Karen. Kaya tinanong ko sila kung nasaan ito. Sinabi nilang naroon lang sa unahan at may binibili. Nang papunta na kami doon, ay isang bata ang humabol sa amin. At inaalok kami ng paninda niyang kakanin. Tumanggi ako at sinabing ialok na lang niya sa iba. Pero mapilit ito. Nakaramdam naman ng awa si Darren kung kaya
Binunot nito ang kanyang pitaka. At kanya na sana iyong babayaran nang pigilan ko siya. Sinabi kong huwag na siyang mag-abala. Dahil gagawa din naman ang kakanin si Lola na dadalhin namin sa aming paliligo. Pero naging mapilit din ito. Kung kaya wala na akong nagawa pa. Nang makaalis na yung bata ay kinuha ko ang kakanin kay Darren at sinabi kong delikadong kainin yon. Nagtaka sila sa aking sinabi at napatanong ng bakit. Sinagot ko na lang sila ng katagang basta at akin ang itinapon niyon. Nang hinayang si Paolo at tinanong ako kung bakit ko naman raw ginawa iyon. Sinabi ko sa kanyang wala siyang dapat na panghinayangan dahil hindi naman iyon maituturing na grasya. At baka disgrasya pa nga ang hatid noon sa amin, sabi ko. Napailing naman si Darren at napabuntong hininga. Habang natulala naman at tahimik lang na nakatingin sa amin sila Karen at Marie. Habang nasa biyahe pabalik, matapos na naming mabili lahat ng aming mga kailangan, ay kinausap nila ako muli at sinabing nawiwirduhan na raw sila. Sinabi ko namang parte lang iyon ng pag-iingat namin. Ipinaliwanag ko rin sa kanila na naroon kami para magsaya. Pero hindi maaring maging masyado kaming kampante. Kailangan pa rin naming mag-ingat, sabi ko. At inamin ko sa kanilang binilinan ako nila Lolo at Lola. Matapos iyon, tahimik na kaming bumiyahe pauwi. Ni isa ay wala nang nagsalita at nag-alala ako. Dahil doon na natuon ang isip nila at hindi sa mga gagawin naming aktibidad. Ayokong masira yung mga plano namin at gusto kong maging masaya silang lahat habang naroon sa probinsya namin. Pero hindi ko rin maaaring ipagwalang bahala yung kaligtasan naming lahat. Pagdating namin sa bahay ay kinausap ko si Lola at sinabi ko yung aking problema. Agad naman niya akong naunawaan. Pumasok siya sa kanilang silid at paglabas niya ay mayroon siyang iniabot sa akin. Napatitig ako kay Lola at sinabi niyang para mapanatag na daw ako. Ibinili niya sa akin na yung isa ay ibigay ko kanila Darren. Nang mga pasado alas 11 na nung gabi ding iyon ay nagising ako para umihi. Pagbangon ko ay napasulyap ako sa may bintana. Napansin ko kasing nakahawi na yung kurtina noon. Kaya lumapit ako para ayusin. Pero nagulat ako sa aking nakita. Nagtaka ako kung anong ginagawa ni Paolo sa labas ng bahay. Kaya ginising ko kaagad sila Maria at Karen. Nagmamadali kaming bumaba at pinuntan sa labas si Paolo. Paglapit namin sa kanya ay parang wala pa rin ito sa kanyang sarili na nakatingin lang sa malayo. Nanghawakan ko ang braso niya at tawagin ang kanyang pangalan ay saka lang siya parang natauhan. Inaya namin siya sa loob ng bahay at nakita naming naroon na rin sila Lolo at Lola sa may pintuan. Nang makaupo na kami sa loob ay sinabi niya sa amin na nakakita raw siya ng isang babae. Isang magandang babae na nakabelo. Paulit-ulit daw nitong binabanggit ang pangalan niya at inaaya siyang lumapit. Kaya lumabas siya ng bahay. Sabi pa ni Paolo, di rin niya alam kung bakit sumunod siya sa sinasabi na iyon ng babae. Habang patuloy kami nag-uusap,
ay bigla ko namang naalala si Darren. Pagkat siya lang ang tanging wala doon. Kaya pinuntahan ko siya sa kanilang silid ni Paolo at nagtaka ko nang wala siya roon. Bumalik ako sa sala at tinanong ko sila kung kanila ba itong nakita. Nagulat silang lahat sa sinabi ko. Nabakas ko kaagad sa mukha ni Lolo Ponzo ang pag-aalala. Lumayo sila sa amin ni Lola at nag-usap. Nang sumikat na ang araw ay umalis kami kasama sila Lolo at nagpunta kami sa barangay. Ipinagbigay alam na namin sa kanila ang ukol sa pagkawala ni Paolo. Sinamahan naman nila kami doon sa munisipyo at ipinarating na rin namin sa kapulisan. Pero hindi pa rin iyon sapat. Dahil napansin kong iilan lamang ang kanilang mga pulis doon. Kaya nakiusap kami kanila Lolo na hanapin namin si Darren. Pinuntahan at kinausap namin yung iba pa naming mga kamag-anak at pumayag naman sila na kami ay tulungan. Kaya matapos makapananghalian nung araw na iyon ay sinimulan na namin yung paghanap. Alalang-alala na kaming lahat para kay Darren. Paano namin ipapaliwanag iyon sa kanyang mga magulang? Ang masaklap pa ay wala kaming makitang bakas na maaring sundan o magbigay man lang sa amin ang ideya kung saan kami magsisimulang maghanap. Narating na namin ang kagubatan sa paghahanap sa kanya ay hindi talaga namin siya nakita. Hanggang magpasya na kaming umuwi dahil nag-aagaw na ang liwanag at dilim. At sabi ni Lolo, lubang mapanganib sa kagubatan kapag gabi. Kaya kahit labag sa kalooban namin, naipigil na muna yung paghahanap ay wala kaming nagawa. Hindi ko rin kaya na isa pa sa amin ang mapahamak. Nang nasa bahay na kami at kasalukuyan ng nakahiga, ay bigla kong napatingin sa may bintana. Umihip kasi ang malakas na hangin at umangat yung kortina. Naisip kong itali iyon kung kaya tumayo ako. Nang lalapit na ako sa bintana ay bigla akong napasigaw at napaatras. Nang may nakita akong parang trapal na kulay itim na bigla na lang dumaan doon. Lumapit sa akin si Marie at tinanong ako kung ano iyon. Hindi ako kagad nakasagot dahil nanginginig pa rin ako sa takot. Maya-maya ay naramdaman kong mayroong biglang uminit sa may bandang hita ko. Bigla akong naalala yung ibinigay sa akin ni Lola. Nagpaalam akong sandali kay Marie at lumabas ako ng silid. Bumaba ako at tinungo ang kwarto kung saan natutulog si Paolo. Kumatok ako at ginising siya. Pagpasok ko, sinabihan ko siyang isara na lang yung bintana at iniabot ko sa kanya yung isa sa ibinigay ni Lola. Nagtanong pa nga ito sa akin kung para saan daw yon. Sinabi ko na lang na iyon ay proteksyon. Tinanong niya ako kung proteksyon para sa ano. Pero hindi ko na siya sinagot. Sinabi ko na lang sa kanya na huwag niya iyong ihiwalay sa kanyang katawan. Nang nakahiga na ako muli ay hindi ako dalawin ng antok. Naalala ko si Darren. Hindi siya mawala sa aking isipan. Hanggang sa nakita kong mayroong sumilip doon sa may bintana, kinabahan talaga ako dahil nakakatakot ang kanyang mga mata at imposibleng karaniwang tao lamang iyon. Pagkat wala namang maaaring tuntungan doon,
Pero bigla rin iyong nawala. Umalis din kagad ito. Kinaumagahan, bago namin hanapin muli si Darren, ay sinabi ko kay Lola yung aking nakita nung nagdang gabi. Sinabi niyang hindi naman daw iyon makakalapit sa amin dahil sa kanyang ibinigay. Maya-maya ay napaisip siya. Nagtataka daw siya kung bakit kami binibisita ng mga aswang. Bigla akong natigilan at natulala sa sinabing yun ni Lola. Sinabi ko sa kanya na baka dahil mga dayo kami at may aswang na nakakita sa amin sa bayan nung kami ay namimili. At ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol doon sa babae at bata. Pero muli lang inulit ni Lola ang kanyang tanong. Bakit raw kami binibisita ng mga aswang? Nang ibig niyang ipahiwati ay mayroon pang ibang dahilan. Di nagtagal ay umalis na kaming muli kasama ang iba naming mga kamag-anak para hanaping muli si Darren. Buong araw kaming naganap sa kanya, pero bigo pa rin kaming ito ay makita. Unti-unti na kaming nawawala ng pag-asa. Nasira na ng tuluyan ang aming bakasyon. Trahedya nga at hindi saya yung aming nasumpungang magkakaibigan. Hanggang sa sumuko na kaming lahat at pinag-isipan na lang kung anong sasabihin namin sa pamilya ni Darren. Halos isang linggo na kaming naghahanap. Kahit ang barangay at kapulisan ay wala ring balita. Mahirap mang tanggapin ay ipinagpalagay na naming wala na talaga ang aming kaibigan. Na pag aking naiisip iyon ay talagang naiiyak ako. Lalo na kapag aking naiisip yung mga hirap na maaari niyang pinagdaanan sa kamay ng mga aswang. Nang nasa barko na kami pauwi ng Maynila, ay naabutan ko si Karin sa banyo na may hawak-hawak itong isang bagay na kakaiba. Ang weirdo noon, pero tila aliw na aliw siya. Nang kanya akong mapansin, ay agad niya iyong itinago sa bulsa. Tinanong ko siya kung ano iyon. Sinabi niya sa akin na isa lang iyong souvenir na nabili niya nung nagpabayan kami. Kahit daw kasi hindi maganda ang nangyari sa pagbabakasyon namin sa probinsya, ay nais niya pa rin magkaroon ng isang bagay na galing doon na magpapaalaala sa kanya kahit pa masakit at masama. Nalungkot ako sa kanyang sinabi at nagyakap kami. Naalala ko kasing muli si Darren. Nang nasa Maynila na kami at sabihin sa mga magulang ni Darren ang tungkol sa nangyari, ay nahirapan talaga silang tanggapin iyon. Sinisi nila kami, lalong-lalo na ako. Kaya ng mga sumunod na taon ay nahirapan akong dalhin sa aking konsensya iyon. Madalas ay naiisip ko pa rin noon ang tungkol doon. Minsan sumagi sa alaala ko yung tagpo kung saan nagkausap kami sa barko ni Karen. Naalala ko kasing wala siyang perang dala noong mga oras na iyon pagkat nalimutan niya ang kanyang wallet. Nanghiram nga lang siya ng pera noon kay Marie para makabili siya ng shampoo at sabon. At sapat lang ang perang ipinahiram sa kanya. Nagsinungaling sa akin si Karen. Pero bakit? Bakit niya kailangang magsinungaling? Meron siyang itinatago. Dahil sigurado akong hindi niya iyon pinili. At malakas din ang kutob kong hindi naman iyon ibinigay sa kanya. Dahil may pangyayari noon
na nawalan ng cellphone si Marie at sila lang dalawa ang magkasama noon ni Karen. Kaya sabi sa akin ni Marie noon, ang hinala niya ay si Karen talagang kumuha. Ngunit hindi nga lang niya mapatunayan dahil wala siyang ebidensya. Kaya alam naming may pagkamalikot ang kamay ni Karen, lalo na kapag nagustuhan niya talaga ang isang bagay. Lumipas ang maraming taon. May isa na akong anak nang mapagdesisyonan naming magbakasyon ng asawa ko kanila lola. Lumaki kasi ang asawa ko sa Maynila at ang pinakaprobinsya lang nila ay Cavite. Kung kaya, gustong gusto talaga nitong makarating sa probinsya namin. Mahilig din kasi ito pagdating sa kalikasan. At alam niya ang kwento naming magkakaibigan. Sabi pa niya, kami na lang daw ang magtutuloy sa naudlot naming paliligo sa Mayuwagang Lawa. Pinaniniwalaan kasi doon sa lugar nila lola na mahiwaga ang lawa na iyon. Kaya marami ang naiingganyong magpunta. At yun din ang dahilan kung bakit nagbakasyon kami noong magkakaibigan. Dahil sa lawa na iyon. Wala na noong mga panahong iyon si Lolo Ponso. Nang dumating kami doon at makaharap kong muli si Lola, ay binanggit ko sa kanya ang ukol sa nakita kong bagay sa kamay ni Karen nung pauwi na kami sa Maynila. Inilarawang ko iyon sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lola at seryosong napatitig sa akin. Panandalian pa nga siyang natulala. Nalaman ko nung huli na ang mga ganong bagay ay pag-aari ng isang aswang. At luba umanong mahalaga iyon sa kanila. Kaya naging malinaw na sa akin. Natagpuan na namin ni Lola ang kasagutan sa tanong niya noon kung bakit kami binibisita ng mga aswang. At dahil iyon sa bagay na ninakaw ni Karen. Pero hindi lamang si Karen ang may kasalanan at dapat nasisihin dahil sa pagkamatay ni Darren. Dahil kung naibigay ko lang sana sa kanila ni Paolo yung pangontrang ibinigay sa akin ni Lola, sana ay hindi siya napahamak. Naluha ako at napabuntong ininga. Nang sumunod na araw ay pinuntahan na namin kasama si Lola yung Mahiwagang Lawa at doon ay naligo kami. At may isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. May dumaan nung isang lalaki na may dalang mga sariwang isda na nakatuhog at kanya iyong ibinibenta. Nagulat talaga kami nang iangat nung lalaki yung malaki niyang sombrero, si Darren. At agad niya rin akong nakilala. Nagkamustahan kami at masaya nagkwentuhan. Ipinakilala ko rin sa kanya ang aking asawa. Sinabi ko sa kanyang nag-alala talaga kami sa kanya at matagal namin siyang hinanap. Inamin ko rin sa kanya na ang buong akala namin ay patay na siya. Bigla siyang natigilan at nabakas ko kagad ang lungkot sa kanyang mukha. Nang makabuelo ay saka siya nagsalitang muli at sinabing hindi na raw siya normal. Bigla akong napatitig sa kanya. Ikinuwento niya sa akin na pinapili raw siya at dahil sa hindi pa siya handang mamatay ay pinili na lang niyang mabuhay. Naguluhan akong bigla sa kanyang mga sinabi. Tumayo na siya at nagpaalam. Pero bago siya tuluyang lumisan, ay mayroon siyang iniabot sa akin. At nasurpresa ako nang makita sa aking mga kamay ang iniabot na iyon ni Darren.
yun ay yung punyal ni Lolo. At sinabi niyang totoo ang mga aswang. Tumalikod na siya at lumakad papalayo. Naaluwa ako habang pinagmamasdan ko siya. Pero nawala na ang bigat sa aking dibdib na ilang taong ko ring daladala. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Mga totoong kwento na kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.